tumaas ang bilang ng kaso ng mga nagpo-positibo sa COVID-19 ngayong buwan ng Agosto. Kaya naman pinaigting ng lokal na pamahalaan ang istriktong pagpapatupad ng safety protocols. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Regine Lanusa. Dalawang barangay ng Davao City ang naitalang high-risk barangay base sa pinalabas ng barangay COVID-19 classification ng lokal na pamahalaan mula August 1 hanggang August 6, 2022. Ang barangay 16-B ay kabilang sa high-risk barangay. Ayon kay Kapitan Benedicto Ramento Jr., karamihan sa COVID-19 cases hindi residente ng kanilang barangay. Kaya naman, mas hinigpitan na nila ang pagbabantay ngayon sa mga papasok sa kanilang lugar. Mas pinaigting din nila ang pagbabantay sa pagsuot ng face mask ng kanilang mga residente. Kuman manggod na dili nagpuyo diri, dili sila i-address. Ang akong barangay is nalibutan ni og laing laing barangay po. Kabilang din sa high-risk barangay ang 13-B. Ayon kay COVID-19 Task Force spokesperson Dr. Michelle Schlosser, mula July 26 hanggang 31, nasa 8.3% ang positivity rate ng lungsod. Mas mataas ito sa ipinalabas na standard ng World Health Organization o WHO na nasa 5% lamang. Tumaas umano ang kaso ng COVID-19 sa lungsod. Dahil dito, hindi dapat magpabaya at pakumpiyansa ang mga tao. Sa kabila nito, kontrolado pa rin ang sitwasyon. Karamihan sa kaso ay outside transmission o nakuha sa labas ng bahay. Two barangays na belong sa high risk and several number of barangays na belong sa moderate risk. But in general, fortunately, Davao City is still at low risk level as of the risk barangay risk assessment classification. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang mga hakbang ng lungsod upang hindi na tumaas pa ang kaso. Regine Lanuza, para sa Bayan.